An, magandang araw mga kabatas natin at welcome sa isa na namang live stream. Mga kabatas natin, ituloy natin ito. No? Very interesting kasi nangyayari dito ngayon sa Senado in relation sa PTA meetings. No? Itong si Raffy Tulfo, sinasabihan niya itong Department of Education na pagbawalan daw yung PTA na humingi ng voluntary contributions. Ngayon, sinabi naman ni USEC, meron na ho kaming linabas na no collection policy. Okay? Tulad ng sinabi ko sa inyo, mga kabatas natin, hindi naman kasi bawal sa batas na magbigay ng voluntary contributions. Pati sa mga public schools, private schools, mga kabatas natin. Take for example, LaSalle. No, yung mga buildings nila doon, dinonate ng mga mayayamang businessman. Maraming buildings nila doon. Sino yung pumasok sa LaSalle dito? Yung pangalan mismo ng building nila doon, apelyido nung nag-donate. Why? Because it just shows their support to education and their support to the students. Ngayon, Raffy Tulfo, yung mga dukha, yung mga pobre, yung mga mahihirap na nasa public school na wala nang ang pera, tapos yung mga taong nakakaluwag-luwag, gusto mo pang pigilan na mag-donate at magtiis na lang yung mga bata kung nakurakot nga yung kanilang mga pondo para sa kanilang materyales sa eskwelahan. So, wag na lang silang mag-aral, ganon. Wala na lang silang chok, ganon. Wala na lang upuan, wala na lang electric fan, ganon. Marunong ka talaga. Marunong ka. Pero sa ganyang kalokohan. Ito pa, sabi ni Bing Glory, switch na lang kaya ang judiciary sa legislative. Total, mas maalam ang mga abogado sa batas tapos yung mga action stars at walang diploma magagaling mag-judge. Beauty contest judge siguro, pwede. Pero syempre, pag-judge pa rin, wala. Joke. Ito sabi ni Jay Flores, now that I'm a senator, I will put a stop to this nonsense. Pero wala po akong kapangyarihan gawin yun, sabi niya. Sino nagsabi niyan? Si Senator Raffy Tulfo. Okay? Okay. Oh, si Alfredo Palita. Ah, sige. Oh, yung example mo na naman malayo sa sinasabi ni Tulfo. Gaya ng sabi mo, mayayaman ba yung mga nasa public? Kailan ko sinabing mayayaman yung mga nasa public? Sinabi ko dun sa mga private schools. Public school ba ang LaSalle? Alfredo Palita, mag-aral ka kasi. Yung iba may kaya, kaya kaparehas ba ng mayaman na taga LaSalle? Donation ang pinag-uusapan. Mahina ka talaga. Diyan ka lang. Diyan ka lang, Alfredo Palita. Okay? Makinig ka lang. Sobrang layo mo sa mga kabatas natin. Hang on there. Sana umabot ka sa intellect ng mga kabatas natin. Pero dahil nandiyan ka, pagbibigyan ka namin. Okay? Isipin mo, dito sa live stream natin, ikaw yung tinututukan. Kasi nga, di ba sabi nga nila, syempre, you help the people who needs help the most. And I think you need help the most. Kaya, pati itong mga kabatas natin, tinutulungan ka rin. Dapat nga magpasalamat kay because they're helping you. Pero, wala kaming pakialam kung magpasalamat ka man o hindi. Diyan ka lang. Makakasabay ka rin balang araw. Okay? O ito, puntahan na natin ito. Ano na ba yung nangyari, mga kabatas natin? Sinagot ni Inday Sara itong si Raffy Tulfo. E ayaw ni Raffy Tulfo kausapin si Inday Sara. Nagalit si Raffy Tulfo. Tingnan niyo yung sinabi niya. If I may... Don't give a heck about that. Well, against. In fact, yeah. Confidential fund na maraming nagka-question, I don't give a heck about that. Yung confidential funds na maraming nagka-question na dapat trabaho niyang questionin, hindi niya ako questionin, di ba? I don't give a heck about that. Wala siyang pakialam sa trabaho niya. Pero yung PTA,
at donasyon na hindi niya trabaho, yun ang pinapakialaman niya. Very good, Rafi Tulfo. You're the best among the worst. Okay, let's go. Ota, walang pakialam dyan. Ang pakialam ko talaga, yung hinain ng mga magulang. Yun ang puti. Oh, ang pakialam niya, yung hinain ng mga magulang. Yung bagay na hindi niya trabaho. Ayos! Let's go! Paki-answer lang po. Kung sino saan gusto if mag-answer. If I may, Senator Rafi, the Secretary took the floor earlier and responded that ang suggestion po niya, and correct me if I'm wrong, my understanding from the Secretary is that she said what you could do, because you were asking what you could do now that you're a senator. Isipin mo mga kabatas natin, no? Tignan mo Alfredo Palita. Ganyan din yung ginagawa ni Pia Cayetano sa iyo, no, ng mga kabatas natin. Dahil mahirap kang umintindi at itong si Rafi Tulfo mahirap din umintindi, pinapaliwanagan na lang. Isipin mo, kung nakakaintindi lang si Rafi Tulfo, magsasayang pa ba ng oras itong mga senador natin na magpaliwanag kay Rafi Tulfo? Hindi na. Maganda na sana yung flow ng talakayan. Pero dahil may Rafi Tulfo na hindi nakakaintindi, kailangan pang ipaintindi sa kanya yung mga bagay-bagay. Katulad din nung ginawa ni Senator Jenggo Estrada sa kanya. Pinaintindi rin sa kanya yung mga bagay-bagay. Bakit? Kasi hindi rin siya makaintindi. Eto na naman tayo! Sabi ni Underwood. And explain talaga kahit basic. Kaya nga pinapariwanagan ka rin ng mga kabatas natin, Alfredo Palita. Concerned sila sa'yo. Concerned din itong si Senator Pia Cayetano. Pero tignan niyo yung reaction, tignan niyo yung magiging reaction ni Rafi Tulfo. Is to pass a law that would prevent that. Because as far as DepEd is... Oh, in other words, magtrabaho ka kasi. Tuloy niyo. Concerned, they have already issued the memorandums that prohibit contributions. Pero yung gustong yes. Ng PTA ng parents, my understanding is that's out of your hands. No? That's out of your hands what the PTA would like to do. Although... Rafi Tulfo, PTA. Parang T ako. Yun siguro ang ibig sabihin, Rafi Tulfo. Parang T ako. Now, let's go. I think maybe an assurance that hindi nyo naman ini-encourage talaga yon, di ba? It's not encouraged, it's not, they do not mandate it, they follow that. Madam Chair, okay, ano kaya tuwing magkaroon ng PTA meeting, nandoon po yung taga DepEd para i-monitor yung procedure? Ano kaya kung magkaroon ng... Tapos ito pa mga kabatas natin, ha? Siya talaga ang magmamando sa Department of Education. Is this part of the budget deliberation still? No. Tandaan nyo, this is about the budget. Magkaroon daw ng representative yung DepEd. Eh, anong ginagawa nung teacher doon? Sabi ni Bill, yung teacher DepEd po yun under... Exactly! Kaya nga yung teacher pag nagkakamali, pwede pong kasuhan ng administratibo sa Department of Education, di ba? Doon sa Division School Superintendent. Oh my goodness. Ganyan siya mga kabatas natin. Kawalang alam. So ano yung teacher? Under saan yun? Rafi Tulfo. Paki-explain. Paki-explain, please. Yan yung mga senador nyo. Yan, ganyang klase yung senador nyo. Ayan. Hirap nang di nag-aaral. Hirap talaga. Hindi ka na nga nag-aaral. Mayabang ka pa. Sabi ni... Mag-aral ka muna kasi pare. Oo nga, pare. Dapat mag-aral ka para alam mo naman yung mga pinagsasabi mo, pare. So, sino? Under...
Under sa mga kriminal kasi sabi mo, nangingikil ito mga teachers tsaka mga corrupt, di ba? My goodness. At tignan natin, feeling pa niya, ang ganda ng suggestion niya. Tignan niya nga, parang, when your eureka moment, nakaisip siya ng magandang suggestion. Ayaw niyang kausapin si Inday Sara, iba na yung kausap niya. Ah, sige, let's go. Meetings ng meeting para pagsabihin ng deputy, hey, meron na kami memo dyan na bawal ang pag-uusap. Hey, hey, meron na kami memo. Hey! So, sasabihin naman, ano, teacher yun, hey, meron na kami memo dyan. Nakakahiya. Sinabi mo ba, Mary Joy? Tikyan. Ganun kasi, yung hindi pa maalam, yung wala pang alam, siya pa yung mayabang. That's the Dunning-Kruger effect. Sobrang, sobrang maraming ganyan dito. Sa YouTube. Yung hindi pa marunong, siya pa yung mayabang. Sa Senado, ganun din. Yung hindi marunong, siya pa yung mayabang. Siya pa yung nagmamando sa mga hindi niya departamento. Matuloy natin. Usapan ng project-project, umayos ayos kayo, ang pag-usapan nyo lang, academic sure. Performance ng estudyante. Is that fair enough? PTA ho means parent-teacher. So may teacher ho na present doon. Yes, may and, teachers na present. At principal pa kung minsan. Kaya lang. Hindi niya pa rin makuha, mga kabatas natin. Sa sobrang clueless niya, nakita ko dito na, sinabi daw ni Attorney Trixie clueless. Sa sobrang clueless ni Raffy Tulfo, sinasabi sa kanya na parent-teachers. Parents-Teachers Association. Yes, meron pa. Minsan principal. Hindi niya pa rin makuha na pinaparinggan na siya na, oist, pare, pare. May representative na yung DepEd doon. Yung teacher, pare. Pare yung teacher representative ng DepEd yun. At tignan nyo kung gaano. Oh my goodness. Let's go. Sinasabi ko lamang po, meron dapat nagmamonitor kasi hindi po nasusunod. Kung minsan, like I said. Hindi niya pa rin nakuha. Clueless pa rin. Like I said, sabi niya, okay, like I said, let's go, let's go, let's go. What did you say? Isipin niyo mga kabasas natin, ah. Oh my goodness. Pinapaliwanag na sa'yo na maayos. Sinasabi na sa'yo, may representative doon. Parent teacher. Yes, yes. Sagot din siya agad eh. Di ba? Ayaw niya rin pa correct eh. Minsan may principal pa. Dinagdag niya pa yon. Hindi niya pa rin makuha. Basic pare. Oh, let's go. Said yung kay Armin Luis to noon, nasunod yun for ilang months. After several months, bumalik ulit. Kaya ang suggestion ko ngayon, pag may PTA meeting, meron pong taga DepEd na lang monitor. Ibibilit niya pare. Sinabi niya nga sa kanya, pinaliwanag sa kanya, parent teachers. Pinutol niya kasi agad eh. Kasi representative nga ng DepEd yung teacher. Pare, pinapakita mo lang sa buong mundo. Yung sinabi nila, na syunga-syunga at mahina ang utak. Na sinabi ni Attorney Trixie at ni Attorney Enrile respectively. Siya pa yung mayabang! Gusto niya pang gumanyan! Na parang siya yung nagpapaliwanag at yung mga tao sa paligid niya ang hindi nakakaintindi. Sinabi na nga sa'yo, well, Raffy Tulfo, sinasabi na sa'yo na mayroong representative doon. Ipipilit mo pa rin. Let's go. To the meeting nila to make sure na nasusunod ko anong nakalagay sa baka sir order. you could give them the specific complaints that you received so that they can particularly go wala yan, invento yan. Raffy Tulfo, yung umamin sa iyo na magnanakaw, ha, yun ang i-expose mo.
Sayang oras, sayang pera lang. Tapos nagsasalita si Rafi Tufo. Wala siyang kaalam-alam sa sinasabi niya. Yan. Yan yung nakakatulong. Yan yung binoto. Yan yung senator natin. Ah, tingnan niyo. To those schools and find out if there were any violations and find out if there was conduct unbecoming of a parent, of a teacher that should be addressed. Huwag naman conduct unbecoming of a parent. Medyo ano naman yun, sobrang subjective yun. Yung pagiging parent. Iba-iba ang parenting style ng bawat tao. So, unbecoming of a teacher pwede, pero wag parent. Okay, let's go. Ang reklamo nga po, Madam Chair. Sabihin mo lang naman na okay, i-forward ko. Ayaw niyang i-forward. Bakit? Wala. Invento lahat. Ay yung pong sinasabing voluntary contribution na in... I-forward mo daw. Bakit ayaw mo? Bakit ayaw mong i-forward? Simple lang. I-forward mo. Okay, I will. Para ma-actionan nila. Di ba sinabi ni Senator Pia Cayetano, oo, sige. I-forward mo para ma-actionan nila. Why? Because they are the concerned agency, Rafi Tulfo. Bakit ayaw mong i-forward? Inaamin na nga po ng DepEd na mali talaga. Tulad po... Hindi na. Kasi may pag-amin na hindi niya na kailangan i-forward. Ganon. Palusot ka. Well, let's go. Sabi ni Ving Glorious, Tulfo Cycle. Okay, balik tayo sa starting point. As if wala tayong napag-usapan. Sabi ni Den Chong TV, isolated case, tapos gine-generalize niya. Wala. We are just making a mockery of the Senate proceedings, Rafi Tulfo. Ginagawa mo lang katatawanan yan dahil sa hindi ka nag-aaral. Ah, let's go. Kung ulitin ko, chalk, floor wax, pintura, varnish. I-forward mo nga para actionan nila, di ba? Hindi naman sinabing ulitin mo. Mahina talaga ito, pati comprehension mahina. Sinabi ba sa'yo na ulitin mo yung sinabi mo na noon, Rafi Tulfo, yung mga ibang senador dyan, hindi katulad mo na hindi nakakaintindi. They got it the first time. Hindi mo kailangang ulit-ulitin. Ang gusto nilang mangyari, i-forward mo yung reklamo para ma-actionan nila yung reklamo because they are the concerned agency. Ang laki ng sahod niyan. Doble pa sahod niya. May Rafi Tulfo in action. Meron pang senado. At the expense of the government's time. Uulitin niya lang. Napag-usapan niyo na yan kanina, Rafi Tulfo. TV, electric fan, test tube, printer, utility bills, janitorial, security guard, repair ng CR. I-forward mo daw yan. At tignan natin kung ano sasabihin niya. Ito po ay mga reklamo and documented po ito. Ay, forward mo nga, di ba? May post pa siya. Ito po ay mga reklamo at documented po ito. I-forward mo, di ba, para actionan nila. Di ba yun yung sinabi nila? Documented. Anong klaseng document? DocX. Mahirap talaga. Mahirap talaga umintindi itong taong ito.
and I have documents to support this. And in fact, some of the teachers also told me na talaga na... I-send mo! Sabihin mo lang, Rafi, tulad mo! Bakit ka na naman mag-uulit? Ang sinabi lang sa'yo, oh, di ba may document ka? May proof ka ng mga yan. Di ba anong gagawin mo? I-send sa kanila para ma-action. Ba't ayaw mong i-send? Uulitin mo na lang lahat. Oh my goodness. Tignan natin kung i-send niya, ha? Nangyari po yan, Mr. Senator, eh wala kami magawa kasi hindi po nakakarating sa amin yung budget. Ano sabi niya? Mr. Senator, eh wala kami, teachers also told me na talaga nangyari po yan. Ah. May nagsabi niya sa kanyang teachers na talagang nangyayari daw yun dahil wala daw nakakarating sa kanila na budget. Akala ko ba yung mga teachers, Rafi Tulfo, sila yung nangingikil? So umamin yung mga teachers na nangingikil sila sa'yo. How convenient. Kanina walang ganyan, ngayon meron nang umamin. Documented. May umamin sa kanya na magnanakaw. May umamin sa kanyang nangingikil. Tandaan nyo, robbery extortion yung pangingikil. Abay, ang galing ni Rafi Tulfo, no? Aminan ng mga kriminal. Let's go. Yan, Mr. Senator, eh wala kami magawa kasi hindi po nakakarating sa amin yung budget. Wala daw silang magawa. May ginawa nga sila eh, di ba? May mga donations. Keynote niya pa. Magaling. Oh, let's go. Parang ano na, nagtampo na si Rafi Tulfo sa dulo, no? Tingin-tingin na lang siya. Inulit niya lang lahat ng sinabi niya. Lahat ng mga tao dito, visit na visit na. Uulitin ba na naman natin yung pinag-usapan na natin kanina? Oh, let's go. Madam Chair, Your Honor. Ayaw niya talagang i-forward, no? Ayaw niyang i-forward. Ayaw niyang ma-actionan yung problema. Oh my goodness. Oh, let's go. We will submit the downloading of MOOE up to the school level to the Finance Secretariat. At doon na lang po, Madam Chair. Rafi Tulfo, i-forward mo nga! Tignan natin kung magpa-forward siya. Test tube. Hinihingi din po, kasama rin po yung test tube. Pwede bang submit natin? Kasi sir, off. Yan na, Rafi Tulfo. I-submit mo kasi. Test tube na naman ngayon. Oh my goodness. Ah, tignan niya. I reminded everyone who's... Pwede bang submit natin? Kasi sir, of... I reminded everyone who's... Last na lang po, Madam Chair. Last na lang. Sige. Test tube. Tapos na nga yung oras mo kanina pa eh. Test tube ka dyan. Paulit-ulit lang. Alam ko meron natong 500 billion na ano na budget for the test tube. Parang every year, eh, billion-billiones ang... Di ba may budget? Pero wala siyang pakialam sa budget. May pakialam siya sa donations. Tapos, ibigay mo sa amin yung reklamo para ma-actionan namin. Secret. Ayaw niyang ibigay. Test tube naman ngayon. Nahalap, para sa test tube. Kasi marami rin po ako mga magulang nagreklamo, pinapakun... Marami daw siya mga magulang. Baka asawa, Rafi Tulfo. Dalawa lang siguro yung magulang mo. Marami kang asawa. Yun.
Hindi yung marami kang magulang. Ah, oh my goodness. Pati magulang, marami ko na. Sabi ni... I-submit mo nga! Oh. Ulit again, yes! Ulit again! Pero, test tube naman ngayon. Mamaya, pag may maiisip siya, oops! Papel! Papel! Ulit again! Ulit na nga, again pa. Ganyan si Rafi Tulfo. Submit mo na kasi, pare. Sabi, sabi na ko, sunod niyan, walis. O, tapos ulit again. Ulit again. Contribute pa sa test tube, laboratory test tubes. Ano yun, sir? Kasi I handle the budget, so I can attest, I have not seen 500 billion for test tubes. Or at least, yung pong pagkakaalam ko, yung pong... Ang problema kasi wala ka nang maalam. Kahit yun ang pagkakaalam mo, wala ka nang alam. Tignan niya, ah. Oh. Di kinall out siya sa kasinungalingan niya. Anong sasabihin niya? Pagkakaalam niya na lang. At tignan niyo. The budget. So I can... At tignan niyo, i-call out siya ni Senator Pia Cayetano doon sa kanyang ano pagsisinungaling tungkol sa 500. Let's go. Ano ho yun, sir? Kasi I handle the budget. So I have not seen 500. Alam nila yung test tube, Rafi Tulfo. Hindi mo na kailangang ipaliwanag yun kasi nag-aral yung mga yan. Ikaw lang hindi. Pag ganun-ganun ka pa doon, baka mas maraming nawakang test tube yung mga yan kesa sa'yo. Kasi ikaw hindi ka natapos ng pag-aaral. Oh my goodness. O tignan nyo. I handle the budget, so I can attest, I have not seen 500 billion for test tubes. I handle the budget. I have not seen 500 million for test tubes. Anong palusot niya sa pagsisinungaling niya? Or at least, yung pong pagkakaalam ko, yung pong... At least yun ang pagkakaalam ko. At least. Magsisinungaling siya. Pag nabuking, yun ang pagkakaalam ko. Pasensya na kayo. 500 million yung budget sa test tubes. Mga kabatas natin, alam niyo yung test tube na yan. Paulit-ulit naman na ginagamit yan. Hindi naman disposable yan eh. Doon pa lang, maiisip mo na, bakit 500 million? At saka ito, Rafi Tulfo, kung nakita mong 500 million yung budget sa test tube, di ba dapat kinestyon mo? Pero wala ka kasing pakialam. No? Wala kang pakialam sa budget. Wala kang pakialam sa confidential funds. Ang pakialam mo lang dun sa hindi mo trabaho. Ay, wala akong 500 billion. Ako na ho magsasabi. Okay. So anyway, bakit... Oh, okay. Magsorry ka! Rafi Tulfo, bakit hindi ka magsasorry? Ano yung sasabihin niya? Nauli siya nagsisinungaling, di ba? Anyway. Pagkakaalam ko, yung pong... Ay, wala akong 500 billion. Ako na ho magsasabi. Okay. So anyway, bakit po yung sa test? Sige na lang. Yeah. Anyway. Segway. Let's go. Bakit po test tubes pa ulit po? Every year, hinihingan po ng contribution. Wala nga! Test tube na naman tayo uulit. Di ba pareho lang yan dun sa walis? Pareho lang yan sa chok. Iba lang yung bagay na pinagkocontributan voluntarily. Bakit kailangan nating ulitin sa test tube? At malay ba ng mga tao yan kung ano yung ginagawa ng PTA na yon? Kung ayaw mo namang i-forward. Ayaw mo namang i-forward yung mga dokumento, Rafi Tulfo. Ha.
Rafi to. Ay, ako. Pwede ba pa-stop na natin yun? Yun lang po. Pinapastop na nga. Sinabi nila wala nang mandatory contributions. May no collection policy na nga. Sakit sa ulo ni Rafi Tulfo, no? So, stop na po natin. In short, lahat po ng contribution para sa maintenance na school, ang pakiusap po ng mga magulang through me. Hindi mo naman forward. Pakiusap ng mga magulang daw. So, hayaan na lang natin mag-suffer yung mga estudyante. Kung wala silang test tubes, hayaan nyo. Paano kaya sila gagawa ng science experiments nila kung wala silang test tube? Hayaan nyo. Sabi ni Rafi Tulfo, bawal. O sige, huwag na lang tayo mag-aral kasi wala tayong equipments. Sabi ng isang parent, ako ho mag-provide. Wag. Magagalit si Rafi Tulfo. Manatiling mangmang na lang yung mga estudyante natin. Sir, walang chok. Ito, may chok ako. Wag. Hindi ko tatanggapin yung chok mo. Magagalit si Rafi Tulfo. Wag na lang tayong gumamit ng chok. Kasi nga, hindi nakakaabot. Di ba dapat agawin nyo? Kung may kurakot nga na nangyari doon, solusyonan yung kurakot. Hindi pigilan yung mga tao na gumagawa ng paraan para makapag-aral sila, Rafi Tulfo. Kaya lang ayaw mo kasing i-forward, no? Stop na po natin yan. Pag na-stop niyo po yan. Stop! Okay, pag na-stop na po yan. I promise you I'll support your budget every single year and you will not... I will support your budget every single year. Ibig sabihin, hindi mo nabubusisihin. Samantalang dapat binubusisin nyo yan. That is part of the check and balance. Bakit hindi nyo stop yung corruption? Bakit ang stop nyo yung mga taong gumagawa ng remedyo dahil nakukorup yung funds nila? Makikita niyo talaga yung utak ni Rafi Tulfo dito, no? Ganun talaga. You're gonna hear anything from me. That's a commitment. That's a promise. Ibig sabihin, mga kapatid natin, sinabi ni Rafi Tulfo, pagbigyan niyo lang ako dun sa sinasabi kong kalokohan, no? Hindi ko nagagawin yung trabaho ko. Promise ko sa inyo, hindi ko nagagawin yung trabaho ko. Ay di, Rafi Tulfo, sinong kawawa? Yung mga tao. Kasi yung trabaho mo, na dapat mong gawin, kaya kanila binoto, hindi mo na lang gagawin kasi nga pinagbigyan ka doon sa ginawa gusto mong mangyari na kalokohan. Anong tawag doon? Yun, corruption. Yes. Diba? Oh. ACDC nga talaga. Attack and collect, defend and collect. I promise. I promise you, hindi ko nagagawin yung trabaho ko. Gawin nyo lang yan. Kaya nga dumadaan sa inyo yung budget para busisihin nyo para magkaroon ng check and balance. That's your part. That's your contribution. In the check and balance of the three branches of the government. Kasi yung executive branch ng government ang gagastos ng pondo, kaya i-check ng legislative department kung saan ginagastos o gagastosin yung pondo na yun. Bakit ayaw mo nang gawin yung trabaho mo? Palit ulo. Ay, nako. Parang ipapromise ko sa lahat ng tao, no? Gawin nyo lang yung gusto ko. Hindi ko nagagawin yung trabaho ko. Kawawan taong bayan. Sabi ni Code Guidance, tamad kasi.
ito'y alang-alang sa mga magulang na mga magulang na nagnanakaw. Lumapit sa akin. Madam Chair, Your Honor, we take note of the advice of the Honorable Senator Rafi Tulfo. Lord, ilapit mo yung yeah, hindi na yan, tapos na yan. Hindi pa. Pag-uusapan din natin yan. Anyway, natapos din yun. Bangayan nila. Kala mo concern, hindi naman. Totoo yun. Di ba? Yan, maraming salamat mga kabatis natin. At syempre, tulad ng lagi yung sinasabi, matulog po tayo na maimbing dahil alam natin na natutulog na maimbing, siya yung laging panalo. Paalam po. Pansamantala.